Ito mga kababayan, ang latest development sa balita ng Chacha. Ano yan, anya, Mr. Maravillas? Mismo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Kinausap na yung Senado na pangunahan mga kababayan yung pag-review sa ating konstitusyon, yung economic provisions po ng ating konstitusyon. Kasi yung People's Initiative po na isinusulong ng Kongreso, nagiging masyado ng divisive, masyado ng binigyan ng malisya ng mga kontra sa pagbabago, pati yung mga dilawan na matagal nang natutulog. Nagising mga kababayan. Ito yung pinaka-latest na nagising na dilawan, si Erin Tanyada. Sabi rito sa balita, Erin Tanyada insists 1987 Constitution is not problematic. Points to elected officials. Yun daw ang problema, yung mga... yung Constitution na niya natin, hindi man problematic. Ang problema, yung mga elected officials. Biglang nagising mga kababayan si si Erin Tanyada mula sa pagkakahimlay. iba man ang ibig sabihin ng himlay, mula sa pagkakatulog sa iniduro. Tumakbo kasi mga kababayan ito sa pagkasenador, kasama siya doon sa 8 diritso sa iniduro. Kandidato ng mga dilawan, mga kababayan, noong eleksyon sa pagkasenador. Ngayon po, biglang nagising. Nalimpungatan mga kababayan si Erin Tanyada. Kaya sabi ng ating Pangulo, kayo nalagay niya dyan sa Senado ang mag-review sa economic provisions. Yun man lang yung kailangan kasi. Yung economic provisions ng ating konstitusyon. Kasi yung People's Initiative niya nagiging very divisive na kung sino-sino na lang ang nakikisaw-saw ngayon. Diba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Yung hindi pa pala nakasubscribe sa atin, lalo na yung mga Marcos loyalists po, subscribe na po kayo para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. Unahin ko na muna itong post ni Erin Tanyada, mga kababayan. Sabi niya, there's nothing wrong with the 1987 Constitution na niya. It has not failed the Filipinos. It is the majority of the elected officials in the Congress from 1987 to the present who failed the Filipinos by putting their interest ahead of those from the marginalized sectors, anya. O di kasama ka doon. Diba? Kasi diba naging congressman ka ng matagal na panahon? From 2004 to 2013, di sabi mo, from 1987, anya, to the present, yung mga politiko, failed the Filipinos. kasama ka doon kasi politiko ka. Yan niya, Mr. Maravillas. Ito naman ang pamilya Tanyada. Lagi man yan anti-Marcos simula pa nung kanyang lolo. O nga po, simula pa sa lolo niyang si Lorenzo Tanyada, tapos sa tatay niyang si Wigberto, laging kontra po sa mga Marcos. Ang tawag sa mga Marcos, diktador, magnanakaw, human rights violators. Di ba?
yung mga akusasyon na mga kababayan nila, nitong mga dilawan na hindi pa nagigising sa katotohanan, hindi man po mapatunayan sa Husgado, yung 2 days ago, may nilabas naman pong desisyon yung Husgado. Panalo na naman po yung pamilya Marcos sa kasong Ilgaten. Ito po, oh, sabi rito, Sandigan Bayan Junks Ilgaten case versus Marcos Associates. So, ibigay ko ito sa inyo mga kababayan. O yung 4th Division po ng Sandigan Bayan dinismiss yung Ilgaten Wealth lawsuit against the associate of former President Ferdinand Marcos Sr. and his wife Imelda Marcos involving 3,305 shares in Eastern Communications, the oldest communication company in the country. Yung ngayon po, PLDT na, nabili ng PLDT, lagi niya Mr. Marabilias, talo. Talo po sa kaso. Diyos sabi dyan, in a 19-page resolution penned by Associate Justice Lori Fell, Pahimna, furnished to the media, the anti-graft court granted the demurrer to evidence on a bid to prove that the evidence presented is not enough to prove the case. Lodged by the defendants, dubbed as Nieto Group, a minor stockholder in the telecommunication company. Lagi pong ano, basag yung ano, sa Husgado. Yung mga nagkaso po sa mga Marcoses ng pagnanakaw, pati yung mga associates na pawalang sala. The defendants are Rosario Arellano, Victoria Ligarda, Angela Lobrigat, Benito Nieto, Carlos Nieto, Manuel Nieto III, Maria Rita de los Reyes, Carmen Tuason, Ramon Nieto Jr., standing as legal representative of deceased Ramon Nieto, and Benigno Manuel Valdez, legal representative of Rafael Valdez. The plaintiff offered no explanation as how such series of transactions became illegal that would constitute ill-gotten wealth. Said Pahimna's resolution concurred in by Associate Justices Georgina Hidalgo and Michael Frederick Mosngi, the division's chairperson. Kita niyo na, mga kababayan. The court accepted documentary evidence like the original copy of receipts in passbook accounts which was under the custody of Maria Lourdes Magno, Chief Administrative Officer of the Presidential Commission on Good Government, Library and Records Division. Magno is the government prosecutor's lone witness in the case. However, the court noted that Magno stipulated that she's only a custodian of the records as chief librarian of the PCGG and has no personal knowledge of the transactions contained in the documents she identified. Furthermore, the PCGG's chief librarian stipulation clearly shows that Ms. Magno is not a credible witness to substantiate the allegations of the plaintiff. In short, the plaintiff failed to substantiate on its allegations that herein defendants Nieto Group knowingly allowed themselves to be used as dummies of Manuel Nieto and or spouses Ferdinand Marcos and Imelda Marcos in acquiring ATPI shares of stocks without lawful consideration, it added. Now owned by PLDT and Globe Telecom, Eastern Communication was founded in 1878 and laid the first submarine cable linking the Philippines in Hong Kong. In the 1970s, the telco company was acquired by Marcos Cronies, Jose Africa, Manuel Nieto Jr., and Roberto Benedicto, whose shares were later sequestered in 1987. Nakita ninyo yung mga kasong ilgatin po, pati sa mga Marcos Associates po, hindi napatunayan. Haka-haka! Tulad ng mga haka-haka ng mga kalaban ng mga Marcoses dito sa pagpupos sa charter chains. Sige man lang ang duda po nila na ito pong ano, chatsa is another scheme ng Marcos Romualdez anya because they want to perpetuate in power. Lahat po haka-haka.
Tulad ng mga akusasyon noon ng pagnanakaw, sige nga kaaka, hindi man po mapatunayan. Iyan yung Mr. Maravillas, di ba yung tatay ni President Bongbong? More than 20 years na umupo sa Palasyo Malacañang, ibinoto po. Di ba? Ang importante po, ibinoto, ginusto, mga kababayan ng mga mamamayang Filipino. Ano ang problema pag ibinoto? Ang problema kung uupo ka sa posisyon, gusto mong magkapoder tulad ni Coricom, nang agaw po ng power, hindi man po siya elected, ang nanalo nun po, Marcos Tolentino, yun ang dineclare na winner po sa eleksyon. Anong ginawa nila? Nag-egg sa people power. Inagaw nila yung poder sa duly elected president and vice president. Tapos biglang nagsulat sila ng sariling konstitusyon. Ito na nga po, Coricom. Coricom konstitusyon. Kaya nga po yung advertisement, it's a puera. Pero sabi po mga kababayan, ng isang batikang columnist and sociologist na si Randy David, hindi siya naniniwala na si President Bongbong Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez ang siyang nasa likod po nitong advertisement, yung lumabas na chat-chat-ad na Edsa Puera. Ito yung sabi niya, sociologist Randy David doubts PBBM and Speaker Romualdez behind chat-chat-ad. I doubt anya that President Marcos or his first cousin, Speaker Martin Romualdez, would wish to premise a productive discussion on charter change on the supposed failures of EDSA. They are back in power. The last thing they need is to open old wounds and awaken dormant animosities. Dilawan po itong siya, no? Si Randy David, pero hindi siya naniniwala na yung dalawa, si PBBM, saka yung kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, ang nasa likod ng EDSA Puera. Ikaw niya, Mr. Maravillas, ano ang paniwala mo? Yung grupo po ng pirma yata, di ba yung abogado, nagpa-interview po, sila daw yung nasa likod. Wala mang sinabi doon na nagpundo sa kanila yung Speaker of the House or yung gobyerno mismo. Kanilang sariling inisyatiba daw po yon kasi naniniwala sila na kailangan nang baguhin yung ating konstitusyon. But anyway, balikan natin mga kababayan yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kinausap na niya yung Senado. Ito yung balita ngayon. Sa Inquirer po ito na publish. Sabi diyan, agreeing that charter change through People's Initiative was too divisive, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has instead directed the Senate to take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Kasi, kahit anong pamamaraan po, kung ayaw ninyo, sige, ayaw ninyo sa People's Initiative, kasi sabi nagkabilihan, binabayaran ng 100 hanggang 10,000 daw yung pirma ng mga mamamayan. Pero mga allegation man lang po yon, kwento-kwento man lang. O di, dito tayo sa ibang pamamaraan, yung Constituent Assembly or sa CONCOM. Pero mas madali nga yung Constituent Assembly. Tipid pa doon mga kababayan. Kaya lang yung mga naunang initiative po through Constituent Assembly, pinatulog ng Senado. Di ba? Hindi kasi nagkasundo sa butuhan kung separate ba o joint. But anyway, sabi dito sa balita, Marcos gave this order after meeting with congressional leaders. Sabi po mga kababayan ni Senate President Juan Miguel Sobiri, the President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Sabi po ni Sobiri in a press conference sa Senado. In this way, Anya, we can preserve our bicameral nature of legislation. Sabi po ni Sobiri. Yung meeting, sabi,
Nandun din si Senator Loren Ligarda and the leadership ng Kongreso. While recognizing anya the people's right to call for a constitutional change, Sobiri stressed the need to guard against any attempt to revise the Constitution by exploiting our democratic process under the guise of People's Initiative. The People's Initiative on Article 17, Section 1 of the Constitution stoke fears of the unknown among our citizens. Sa totoo lang po, wala man po sa mga mamamayang Filipino yung fears. Unang-una, hindi pa man maintindihan. Hindi pa man maintindihan masyado ng mga mamamayang Filipino. Ang natatakot lang po, yung mga senador. Di ba? Kasi, ang takot nila, baka dito sa People's Initiative na pinangungunahan ng Congress po, baka maabolish yung Senado. O di ba? Yung mga mamamayang Filipino, wala naman po. Ano man sa amin, gusto lang namin umasenso yung Pilipinas. At kaya hindi po tayo umabante kasi daming mga nakaupo na mga politiko na backward yung pag-iisip. Ayaw ng pagbabago para sa bagong Pilipinas. Di ba? Napag-iwanan na kayo ng panahon. Tingnan ninyo yung ating technology. O di ba? Dati nanonood lang tayo sa mainstream media sa pamamagitan ng mga television. Ngayon tingnan ninyo through YouTube. Pwede na tayo mag-usap-usap at bawat mamamayan pwede na maging reporter. Di ba? Yan ang pagbabago na hindi po natin pwedeng pigilan. Nagbago na lahat yung technology. Sabi nga nang may nag-react, noon anya makinilya yung ginagamit natin sa mga opisina. Ngayon, tingnan ninyo, computer na lahat. Pati yung pamamaraan ng negosyo natin, online na lahat, mga kababayan ngayon. So, hindi natin pwedeng pigilan, mga kababayan, yung mga pagbabago, yung progreso ng ating mundo. Dapat sumabay tayo kasama po ang ating konstitusyon na dapat po akma sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sabi ni Sobiri po, so any move anya to amend the 1987 Constitution must not only identify the specific provisions that need to be changed but should also cite the impact, effect, and true intention of the proposed changes. The proposal subject of the People's Initiative could lead to a constitutional crisis anya, destabilizing our bicameralism and upsetting the system of checks and balances, sabi ni Sobiri. Pero anya, even before the president's directive, sabi ni Sobiri noted that Congress already approved the amendments to the Public Service Act, which aims to attract more foreign investments to the country, and the Senate is standing firm behind the law despite questions raised against it before the Supreme Court. Nevertheless, the Senate vowed to work with the House to remove doubts on the constitutionality of the law by ensuring that the liberalized policies contained in the PSA can be implemented and relied on by investors as an enduring policy. It is only in this respect that the Senate can agree to modify the Constitution, sabi po ni Sobiri. So yun mga kababayan, ang mga pinaka-latest na balita ngayon tungkol sa CHATSA, mismo nang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nag-utos sa Senado na kailangan talagang gawin ito para maging akma sa pangangailangan ng ating makabagong panahon para sa bagong Pilipinas. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga nagaanap pala po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo na bansa gustong mag-travel, pwede na kayo magpabook dito sa aming opisina po. Online booking para makamura po kayo. Pati sa mga hotels, mayroon kaming Paymaya, may bayad center din po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayan po yung aming brand new Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos aja, Mr. Maravillas.